Hello everyone! For today's video, itutur ko kayo dito sa aming one-room house and this is the first vlog na gagawin ko dito sa aming bahay. Kaya naman, excited akong i-share to sa inyo ngayon. So pagpasok natin guys dito sa aming entrance ng aming bahay, so ito agad yung bubungad sa atin, yung mga paninda na nakasabit. Kasi meron kaming mini saki-saki store dun sa loob ng aming bahay. And also nakasabit na rin dito yung iba pang mga services na ino-offer namin. And ito ang aming pinto, so pansamantalang pinto kasi parehas namin siyang hindi type ni House Tops and balak namin mapalitan siya agad. Hopefully this year mapalitan namin siya. And maliit yung space ng bahay namin kaya guys minamaximize namin yung mga gamit na mapagka siya dun sa space ng aming bahay. Kaya naisip ko na sa likod ng pinto ay doon na rin isabit yung mga bagay na pwedeng isabit like bags, cups. And this is our office area. So this one guys, yung kulay dilaw is higaan po talaga yan. And naisip ko na idikit sa wall kasi parang mas bagay sa kanya maging wallpaper. And nilagyan ko na rin siya ng ring light and also yung plant na galing pa ng Bulacan. So ang liit niyan yung dumating kami dito, ngayon ganyan na siya kalaki. And natuwa ako dahil may alugbating tumubo sa baba. So pinatong ko lang siya guys sa rice cooker. So this is sira na electric rice cooker and nakikutan ako dun sa kanyang design kaya hindi ko siya tinapon. Instead, ginawa ko siyang patungan ng paso dun sa loob ng bahay. So as of now, wala pa kaming nabili na computer table kaya nakakalat muna siya dyan sa dalawang table yung mga gamit na yan. And balak talaga namin guys na bumili ng computer table para patay makabawas-bawas ng sikip dun sa loob ng aming bahay. Since yung bahay namin is hindi naman talaga siya malaki, so maliit lang siya. So yun, minamaximize namin lahat ng gamit para mapagka siya, para magmukha siyang maluwag, ganun. So, nagkaroon kami ng ganitong frame guys kasi one time may client kami ng portrait charcoal drawing and nabasag yung glass niya kaya no trace kami, hindi naman siya pwedeng ibigay dun sa customer. Kaya nandiyan siya and gusto ko lang talaga ng mga dahon-dahon dun sa loob ng bahay kaya kinarir ko na pati frame. So, dahon na rin yung naka-display. Ito yung pinakaunang drawing guys na nagawa ko. So hindi ko siya nire-retouch, which is kaya ko naman siyang gawin ngayon pero hindi ko ginawa. Kasi gusto kong i-preserve guys yung pinakaunang gawa kong drawing and love na love ko siya. Yung tipong kahit may bibili hindi ko siya pwedeng benta kasi yun, gusto ko siyang mag-stay and gusto kong makita yung improvement ko sa pag-drawing, yung drawing ko noon at saka ngayon. Kaya nandiyan lang siya, never ko siya nire-retouch. And this is our mirror guys. So bumili ako ng mumurahing salamin and hindi ko type yung kanyang frame kaya tinanggal ko and pinalitan ko siya ng DIY na frame. So this frame guys is made of cartoon lang ng cake from Goldilocks. So dito ko na pinatong yung Rexona ni House Tops and also my eyebrow. And also yung pang-ipit and my lipstick. So itong drum na to guys, dito kami nag-iipon ng tubig. So sa ayaw namin at hindi, kailangan namin siyang ilagay dyan kasi sisikip yung CR kapag doon namin siya ilalagay and kailangan namin mag-ipon ng water kasi gabi lang kami nagkakaroon ng tubig. Kaya nagsisearch ako guys sa Pinterest and nakita ko na pwede siyang lagyan ng plant sa ibabaw kaya naisip ko siyang lagyan ng plant para magkaroon ng buhay yung, alam mo yun, hindi siya drum na drum talaga tingnan.
kahit paano mako-cover up yung kanyang kapangitan, ganun. And sa likod ng mahibagang kurtina na to guys, ay ito na yung aming restroom. Itong mga nakadikit sa wall guys, ay lahat yan ay DIY lang. So wala akong ginastos dyan kasi mga cartoon lang yan. And then dinikitan ko siya ng band paper. So kumuha lang ako ng image from Google and then piniprint ko. And then kinukoveran ko siya ng plastic cover, yung mga tira-tirang plastic cover para hindi lang siya mabasa. So this peony flower is inspired by Kim Cho kasi narinig ko dun sa vlog niya guys na maglagay doon ng peony flower sa loob ng bahay or kahit painting lang ng peony flower kasi nag-a-attract daw yan ng people. And since business kami kaya naisip ko na maglagay na din ng peony flower. So maganda din siyang tingnan and gusto ko siya because it's pink, it's our favorite color. And also we have here the gold frame. Dahil ayaw ng client, kaya nandiyan siya sa amin. Hindi niya nagustuhan yung napili ni Housetops na frame para dun sa kanyang drawing. Gumawa ako guys ng DIY na ribbon. Ayan, just to cover the rad kasi DIY yung rad ko dyan. And this is our kitchen. So yung washing machine ko guys, pag hindi ko siya ginagamit, ganyan ang ginagawa ko sa kanya. Ginagawa ko siyang patungan ng mga plato. So nilalagyan ko guys ng cover yung mga plato para hindi siya kalat tingnan. And moving on dito sa wall ng ating kitchen, so meron ako mga display dyan guys. So mga DIY lang din yan siya. Actually that's styro lang siya, dinikitan ko lang siya ng band paper with print out from Google. And this is our TV area and hinarangan ko guys ng refrigerator para hindi diretso yung paningin ng tao dun sa ilalim ng aming lababo. And this is our table guys. Dito kami kumakain. Napaka-cute niya. Ang sarap niyang kainan. And pag hindi kami kumakain guys, mga plants ang mga nakapatong dyan. So ito yung mga plants na hala na alaga ko sa loob ng aming bahay. Cabinet guys ay lagayan namin ng mga damit. So nabuo yan dahil binigyan kami ni Ate Melissa ng 1,000 and dinagdagan lang namin ng kaunti para makompleto namin yung pambili ng cabinet na yan. Ito naman ay si Baby Denise. So drawing siya guys ni Housetops. And dito natutulog guys yung mga babies ko kapag araw. And that's our one room house tour. And sana nag-enjoy kayo. Thank you so much for watching. And see you again in my next video. Bye!